Kanina ka pa namin hinihintay. Wala pa naman ako magawa dito sa bahay. Ay, bakit malungkot ka? May problema ba? Pinilit po kasi nila akong sumali sa dance troupe. Oy, ano naman ang problema doon? Waltz po kasi. Tsaka po yung iba't ibang klase sa'yo ng ballroom. Di naman po ako marunong nun eh. Pero po, naisip ko, kung okay lang po sa inyo, Lola Ebe, pwede niyo po ba akong turuan? Ballroom? Opo. Yung mga ganito-ganito? Opo. Naku naman, siyempre, apo! Yan! Naku, yan ang alam na alam ko! Ay, Hilda! Manong iakyat mo nga yung damit ko pang ballroom, ha? One, two, three. Whoop! Three, so. Sabay na, apo! Ano na siya? Sabi ko na nga ba sa'yo, Ebe? Mali kasi yung tinuturo mo dun sa bata. Anong mali, ate? Eh, gano'n naman talaga yon. Apo, tignan mo yung pa ako. Apo. Ha? One, two, three, and... One, two, three... Ano, mapuno ko magsayaw, ate? Umiyak ka naman ng konti. Ano ka ba? Ilagay ko dito dalawang mamon, ha? Yung paborito mo, ha? Ay, naku. At saka huwag mong kakalimutan. Ang turo ko sa'yo yung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ebe, tantanan mo na nga yung bata. Oh. O, bakit kabisado na naman niya yan, di ba? Opo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita mo? Kita mo? Ang galing-galing naman. Kaya, gigil. Napakaswerte talaga namin at napunta ka sa amin. Sige po, Lola. Una na po ako. Ano po? Babay po. Ingat, ingat. Pabutihin mo, ha? Sige po. Sige. Kasi 21 anyos ka pa, sayaw ng sayaw. Hindi mo pala kaya. Ebe! 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 Jose and Leia. Sinabi mo walang iwanan. Di ba dapat ako ang nauna? Bakit ka nauna? Bakit ka nauna? Bakit mo ko sa makalawa po ko ay pupunta. Ay, bakit po? Bakit
Nay. Anak, may nangyari kay Lola Ebe. Ano po yun? Wala na si Lola Ebe. Patay na yung lola mo. Paborito ni Lola Ebe yung lipstick na ginamit sa kanya. Kasi po, yung lagi niya pong ginagamit, yung color pink po na lipstick. Sige po, pasama ka na kay Rod, ha? Kunin niya yung lipstick ni Lola Ebe. Makabumangon yan pag hindi yung paboritong lipstick niya ang ginamit natin sa kanya. Talina, nakiramay ako. Salamat. Lola, sino mo siya? Iyan yung unang boyfriend ni Eben, si Rodrigo. Burns, sorry. Sabi ko na nga ba eh. Kahit nung paiyakin na talaga yan. Kapal talaga ng mukha ng lalaking yan. Nagpunta pa rito. Ayaw niyo sa kanya? Nahuli siya ni Ebe. Kinakalantari niya yung best friend ni Ebe na si Cecil. Kala ko makakapatay si Ebe noon. Kita mo na. Kahit si Ebe, galit dyan. Siya nga pala. Asan ba si Jose? Bumalik na ba sila ni Rod? Ay, naku, Lola, hindi pa ho. Apo. Ang dami ng tao sa punerarya. Ang daming bisita ng Lola Ebe mo. Alam mo ba,
karamihan dun sa mga tao doon, naging boyfriend niya. Nakuha mo ba yung lipstick? Lalong kailangan palitan natin ang lipstick ng Lola Ebe mo. Diba, laging gusto nung maganda siya? Pag hindi eh, makamultuhin tayo nun. Inihintay na tayo ng Lola Ebe mo. Sigurado na ho ba kaya na kaya niyo nang ligpitin yung mga gamit ni Lola Ebe? Hindi naman ho tayo nagmamadali eh. Hindi naman pwedeng habang buhay, malungkot tayo. Tandaan niyo po, di ba, na gusto ni Lola Ebe na matuto kayong mag-makeup? Gusto niyo ba turuan ko kayo mag-makeup? Anita, alam mo, may naisip ako. Gusto mo, pagkatapos mo ako lagyan ng makeup, ako naman na mag-makeup sa'yo. Lola, nandito lang naman ho tayo sa bahay. Isa-celebrate natin si Ebe. Itigil na natin itong pagiging malungkot. Kailangan simula ngayon, magiging masaya tayo para sa kanya. Sa kanya, ahalagaan ko po kayo. Paano ba naman yan? Inangako ko din sa kanya. Naalagaan kita.
Baka po makalimutan niyo po yung gamot niyo. Ah. Ito po. Ito po yung gamot niyo. Salamat. Matulog na tayo. Good night. Ala, nagbibihis na po si Jose para mamili ng gamot niya. Ah, salamat, Linda. Oo, saan ka? Umupo lang kayo. Ako na po yan. Hindi, wala naman akong ginagawa. Sige na, tulungan na kita. Huwag na po. Kayang-kaya ko na po yan. Maupo, maupo po. La? La? Maupo kayo. Kasi naman, sabi ko, ako na lang magliligpit eh. Ito po, uminom po kayo yung tubig. Uminom po kayo. Tatawagin ko lang po si Rod, ha? Hindi, okay na ako. Hinda. Ayoko malaman nito ni Jose, ha? Punta ako sa doktor, pero huwag na huwag mo sasabihin sa kanya na nahilo ko. Hindi niya ito pwedeng malaman. Morning, mga anak! Good morning, Nay! Pakis muna nga. O, mga anak, anong gusto niyo pang almusal? Tapa! Hot cake! Hot dog! Naku, para naman pang restaurant yun ah. Ako, wala. Bakit? Kasi, ikaw lang gusto ko. Wait, wow! Oy, saan niyo gusto mo masal mamaya? Ako, mga anak, tama na muna yung computer shop, ha? Dahil magsisimba tayo pagkatapos yung kumain. Sige na, maupo na. Kain muna. Kunin lang ni Nanay yung pagkain, ha? Shh. Okay, maingay, ha? May tag-iisang oras kayo sa akin mamaya. Yay! Nabis ko talaga, Tay! Maingay si Nanay yun. Malaki na po pala ang apo niyo, Lola. Minsan nga, pakiramdam ko, baby pa yan. Base ho sa mga examinations at lab test ninyo, hindi ho gumaganda ang kondisyon niyo, Lola. Kailangan niyo na ho magpa-opera. Ingat ka, Rod, ha? Ayoko sana magkahiwalay tayo, pero... Huwag na po kayong mag-guilty. Wala lang po talaga akong pamilya sa probinsya. Ako, okay na po ako rito. Naintindihan ko yun. Opo, salamat po. Ah, si Jose po pala. Jose, anong ginagawa mo dyan? Gusto ko po makita kung ano pong laman nito. Kasi po, mukhang problemado po si Lola habang binabasa niya po ito. Balik mo yan kung saan mo nakuha yan. Talino ka namang bata, Jose. Nabasa mo naman siguro kung ano nakalagay dyan. Ang mahal po pala mag-ospital. Kaya nga, kailangang maghigpit ng konti, paminsan-minsan. Kaya po ba kayo aalis? Kasi po, maghihigpit na po si Lola sa pera? Oo. Pero alam mo, aalis ako ng kampante. Kasi alam ko may mag-aalaga kay Lola Ina.
kayang-kaya mong gawin yan, di ba? Opo. Ma'am, okay lang kayo? Namimiss niya yata agad si Rod eh. Hindi, Hilda. Nag-aalala nga ako kasi ngayong wala na si Ebe, yung pension ko na lang ay kabubuhay natin. Lahat nung inipon ko, naubos sa pagkaka-hospital ko, sa pagkakasakit ni Ebe, ano na lang si Jose? Wala nang matitira sa kanya. Lola, bakit ganyo lang ito sinasabi sa akin? Huwag akong alalahanin mo, Anita, si Jose. Lola, hindi naman po pwedeng hindi ko kayo alalahanin. Kasi ilang taon din ho kayong tumayo bilang nanay ko, di ba? Anak, kailangan maging matatag ka. Lalo na para kay Jose. Usapan namin ni Ebe, ihahanda namin si Jose para sa pagdating nung araw na... Huwag niyong sabihin yan. Darating ang araw, Anita. Nauna na si Ebe. Malapit na rin ako. At alam ko, kulang ang paghahanda na ginawa namin para kay Jose. Pero ikaw na magpapatuloy naman. Anak, kailangang ihagda mo si Jose sa pag-uwi niya sa inyo. Sa pagharap niya kay Kamlon. Sa mga kapatid niya. Kailangan matanggap na ni Kamlon si Jose. Dahil hindi na ako magtataga. Kailangan kunin mo na ang anak mo.